Welcome again. Medyo late na akong pumunta dun sa gusto kong puntahan ngayong araw. Kaya gusto ko lang mangyari dito, papalitan siya ng mas malaki. Kasi every time nangliliko ako si ako na nagagalaw yung aking ilaw. So minsan tumatabingi siya ng ganun. So instead ng straight light lang yun, straight line ang ilaw, nagiging ano siya, nagiging tabingi siya going to the left. So merong ni-recommend si DJ DLS sa akin. Medyo malayo nga lang. Actually, meron naman akong suki sa ano, sa tawag nito, sa Marikina. Dadalawang iisip ako kung sa Marikina ko na lang ba ipapagawa to or dun sa ano eh. Kasi ang alam ko, kasi kung sa Marikina to, probably bukas ko to maano. Let's see no kung what will happen. Pupunta ako ngayon doon. Kung bukas pa sila, then good. Kung papabalikin ako bukas, ayoko na bumalik. Probably Marikina na lang. So, hopefully, na maayos to ngayon yung ilaw. Kasi medyo excited na rin ako makita siya na nakalagay siya sa labas eh. Nasa ilalim kasi siya ng ano, ng parang sa ilalim ng may malapit sa gulong, sa may taas banda. Tapos pag lumini ko ako going to the right, natatamaan siya, kaya nagagasgasan na yung mga wires ko dun sa ilalim, which is dapat hindi nangyayari yun. So ayun, papalitan na lang natin talaga, wala tayong choice kundi ililipat natin siya dito sa may crash guard, which is better para mas ano, mas okay yung ano, yung tawag nito, yung position niya, tsaka mas maganda yung ilaw niya pag nasa crash guard. Mas matibay din same time. Kwento muna tayo regarding dun sa ano, sa Ficon branch na Fairview. Balita ko nagsarado daw eh. I don't know what happened, pero yun ang balita ko sa grupo ng Ficon Motors. So yun nga, nabalitaan ko sa kanila na yung Fairview nga daw nagsara. Nakalungkot kasi dun kinuha to eh. Dun kinuha tong motor na to. So nakakalungkot lang na nagsarado siya. So ang mangyayari dun is i-distribute nila sa mga dealers ng mga motor, like yung yung motor trade, mga ganun. Doon nila ipapasok yung motor na yun. Kaya maraming mga Ficon branch na may alam-alam kung nagsara. Balita ko lang yun ha, na branch na sinarado nila because of that decision ng management. I don't know kung tama ako. So, i-correct nyo na lang ako pag mali ako sa mga sinasabi ko kung ano yung dahilan dun sa pagsarado ng Fairview. Pero sa totoo lang, maghihinayang din ako kahit paano. Mabait yung mga tao naman talaga dun eh. So, sa tayo pupunta ngayon? Again, pupunta tayo sa BestTracker ba yan? Na nagpapaayos, nagano sila, mga accessories sila ng mga motor na papalagyan natin ng ilaw tong ating motor natin. Na-upgrade ko na dito, magkakaroon tayo ng sariling vlog for that. Basta ang na-upgrade ko dito is yung tapalodo, both sides, yung harap tsaka sa likod. Nalagyan natin para at least yung pag nagtumalsik, hindi na masyado siya ganun ka worst, no? Na sobrang putik. Ano pa ba? Itong lagayan ng aking GPS or map, Waze or cellphone. Nakuha ko 'yan
ng 2.5, pero binigay sa akin ng 2,000 eh, kasi sabi sa akin tawag nito, sabi sa akin last item na daw niya yun. Sabi niya taga Pampanga daw siya. Yun din sa mga problem ko, nakalimutan ko rin yung link na ano niya, pero sabi niya meron siya sa ano, sa Lazada. Hindi ko rin mahanap eh, inamin ko once. Ito kasi dapat talaga ang ilagay mo sa ano eh, sa pag ADV yung motor mo. Maganda siya talaga. Maganda siya kaysa dun sa nakataas yung cellphone. Wala lang, parang feeling ko lang maganda siya tingnan pag nakaganyan. Tapos ano pa ba? Ito na yung first kung ano, kasi pinalitan natin to. Na ito mura lang to eh. 300 pesos, 400 pesos lang yun. 700, mga ganun, 400 to 700 pesos. Maganda siya ang angle ng salamin. Tsaka hindi siya distortion, walang distortion siya. Or hindi siya distorted. Yung binigay kasi sa akin ni Drent, maliit yun eh, no? So, pang racing siya talaga eh. Kaya nandun lang. Sabi sa akin worth 8,000 daw yun na mirror, which is I don't know. Tapos ano pa, in-upgrade ko na yung ilaw, kaya nga sinabi ko kanina, in-upgrade ko na siya yung busina. So medyo hindi lang akong satisfied sa ilaw, kaya ano, kaya kuya, kailangan ko siyang palitan na mas malaki. Gumastos lang tayo ng 3,000 dun, yun lang. So this time, naglagay tayo ng crash guard. Bakit nga ba ako naglagay ng crash guard? Kasi nga muntik na akong mahulog eh. Matumba eh. Eh pag natumba ka tapos na-distort yung ano nito, yung flarings nito, o fairings, medyo mahal siya eh. So in order to avoid that, medyo may pagka-worst na nang mangyayari sa motor mo, maglagay ka talaga ng crash guard. And that's the only way na to protect your body, no? Yung body ng motor mo. So ayun, tapos tong ano, yung riser sa handlebar, pansin ko lang na nanginginig yung aking, parang nagnanam yung aking kamay. I don't know, siguro sa handle, hindi ko naman naranasan to nung ano, hindi ko siya pinataas. Para siyang nanginginig, I don't know. What's weird? That's weird siguro. Medyo weird siya para sa akin. Kasi pag parang pag nasobrahan ko siya ng takbo or pag long ride na ako. Kahit hindi siya long ride, pansin ko lang na parang nagnanam yung aking kamay. I don't know. Weird 'yun. Tapos ano pa? Ah, itong ano, gas protection. Gas cover protector. Ano siya, sticker lang siya, pero pag nasisipa mo kasi yung gas tank niya, minsan nagagasgasan eh. So, na-order ko siya kay Lime. Na-order ko siya ng 1.6 yata yan. Oo, 1.650. Well, sabi niya naka-discount ako 50. Pero late lang. So naka-discount ako sa kanya ng ano, 50 pesos. Pero yun, magbibenta niya sa akin 1.6. So ito, buong nasa baba ako ngayon. Yan. So bago yan, pati yung sa side ko dito sa aking, sa side, sa wall ng aking motor. So hindi siya basta-basta nag-agas-gas na, kasi may protection na siya. So ano pa, ayun, pinapinturahan ko rin yung side ko, yung grab bar ko sa likod, pati yung sa likod na dito sa ilalim banda sa may motor. Pinapinturahan ko rin ng black, kasi dati gray siya eh. Mas gusto, eto nga ang handlebar, gusto ko papinturahan ng black eh. Okay, kung meron na akong makitang handlebar na same ang ano niya, ang size, tapos kulay black, I might probably change it na lang kaysa papinturahan ko pa. Replace na lang to a brand new handlebar. So ayun, ilang kilometers na lang? 2 kilometers. Layo.
Ito pag nagsara na to, like di na babalik bukas. Malayo siya. Ang gusto kong next upgrade dito, syempre yung ilaw, sabi ko nga ngayon natin papagawa. Yung upuan. Ito ko yung pinagawa ni Red Sweet Potato sa kanyang upuan, sa kanyang Click 160. Medyo parang sporty ang dating, tapos parang ano, ang scooter talaga. May credit card sila, wala kang dalang pera. Nagpapa-upgrade ka tapos wala kang dalang pera. Very good yun, oh. Ay! Ayun. Busy? Oh, actually may ilaw na ako, papakabit ko na lang. Dito ka na ba sir sa ilaw? May relay ka na, may fuse box. Alam ko nandito na lahat yan eh. May kanto na po ba nakasama? Fuse box, meron na. Check mo na lang, ang alam ko binagyan lang ng boss yan eh. Ganda nito ah. Magkano to pre? 4-1 lang ho. Ganda no. Natatanggal yung ano diba, yung mouthpiece. Tingnan mo nga, demonstrate mo nga bro. Bablog ko lang ah. Para sa asawa ko. Pag-test mo lang dito. Saan? Ano yung kita ba? Yun. Ayun oh. Kasi yung asawa ko ayaw niya ng ano, full face eh. Pero at least may optional, ano? May previous pa siyang isang smoke lens. Oh, mas maganda yung smoke lens. Mas ikap mo siya sa gabi. Ito naman, mas mahal to. Yan, fully carbon lens. Eh. Magkano yan siya? Nasa 11,999. Affordable pa rin. Kasi yung carbon ko sa EJC, medyo may kamahalan yun. Ang problem lang with this, hindi siya maangat, no? Ako, bali, manual ko siya tinatagal yung face. At tinatagal yung buong face. Advisor, yun lang. Ito yung ginagamit natin ngayon, super bright driving and spotlights. So, sabi sa akin 60 watts each lights. So nakalagay dito 70% energy saving, improved brightness by 50%. So 30,000 hours, wow. Babaran pala yan. Babaran pala to. Hey, natapos din. So far, gusto ko yung services nila. Very accommodating yung mga tao. And share ko yung link, no, kung saan sila matatagpuan sa Commonwealth. You can actually waste them. Nasa waste yung company nila. Very accommodating. Bisaya din, no? Yung ano. Kaya shout out sa company nila. Sobrang ganda ng services. Ang nagastos ko lang dito is only 920. Kasi meron na siyang ano, meron na kasing meron na siyang relay at meron na rin siyang mga switch. May switch na rin to dito sa dati niyang ano, ilaw. So yun lang yung binayaran ko, labor of course. So nagtip na lang tayo ng 150 pesos para dun sa gumawa. Kasi medyo natagalan siya eh. Dumating kasi ako doon mga 4 PM. So natagalan siya sa mga fairings ko na magtanggal. At yun, medyo iniingatan niya kasi lagi kong sinasabi sa kanila niya, ingatan mo lang pagkabit kasi tsaka pagtanggal kasi medyo sensitive yung ano, yung pag yung mga kabitan, yung mga plastic niya. So ito yung low beam niya.
Yan, nakikita nyo naman. Tanggalin nyo natin yung visor. Yan, medyo maliwanag siya talaga. Ayan o, oh, yun yung low beam niya. Maliwanag nga, no? Yan. Tapos, yung high beam, medyo dapat dun tayo sa malayo ng konti. Uy, umuulan. Medyo malakas yung ilaw, ah. 2,000 lang yan. Nabili ko online. Sabi sa akin, maganda daw talaga to. So, okay. Din dito guys. So, lalagyan natin sa high beam. Medyo mataas nga siya. So, ayun. So far, okay naman. Ayun, oh. So, energy saving pa. Yun ang mga importante dun, eh. Yung hindi masyado kumakain ng baterya. Itong ilaw na to, ah. Diba? So, ito yung high beam. Wow, angat sa taas, ah. Medyo angat masyado. Guys, Pards, Parekoy, thank you so much for watching. Sana hindi kayo magsawa na manood sa akin. And please do subscribe. Kung gusto nyo mag-subscribe sa channel, okay lang din. Kwentong ano lang tayo. Kwentong wala lang. Okay. So, ayun. Bye for now. Always remember, ride safe. And huwag maging kamote sa daan. Laging maging defensive driver. And praying for this year to be more healthy and mas prosperous ang ating taong 2023. Peace out. Love you guys. Bye.